Hello everyone! Narito ang mga misteryosong hagdanan na natagpuan sa gitna ng kagubatan at mga liblib na lugar na di mo aakalain na magkakaroon ng hagdan dito. Dahil niwala man lang mga gusali o anumang mga kabahayan na mayroon dito. Medyo mahiwaga kung iisipin, pero ito ay may katotohanang nangyari at naganap. Samahan niyo ako hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabili, dito lang sa... Ano-ano nga ba ang mga misteryosong hagdanan na natagpuan sa gitna ng kagubatan? Bagamat na hindi karaniwan na makatagpo ng isang hagdanan sa gitna ng kagubatan, sinikap ko pa rin na mag-research kung ito nga ba talaga ay totoong nangyari at naganap. Marami na rin akong mga nababasang post sa social media. Subalit, kung sino man ang makatagpo ng mga ganitong hagdanan, ay may mga kwentong kakaiba. Karamihan ay nagsasabi ng mga kakatwa, may kakaiba silang nararamdaman tungkol sa hagdanan, mga pakiramdam na hindi maipaliwanag, at mga dapat na ang makakahagdanan ay wala sa lugar na iyon. Sa ganong natural na kapaligiran, kung saan nila natagpuan. Meron ding nagsasabi na kung sino man ang makakalapit sa naturang hagdanan ay magbibigay sa'yo ng nakakilabot na pakiramdam na parang nakatingin ka sa mga napakadelikadong bagay na hindi mo dapat makita. At tuwing nakakabasa tayo ng mga ganitong istorya, sinasabi nila na habang nakatingin ka dito, ay makakaramdam ka na parang gusto mo lang umalis dito. Subalit, sinasabi din ng iba na kapag nakita mo ang mga ganitong bagay sa gitna ng kagubatan, ay hindi mo dapat ito paglaruan. O gawing biro ang mga nakikita ng iyong mga mata. Subalit, mayroong mga taong malalakas ang loob na nagawang makaakyat at makalakad sa mga hagdanan. Ang multong hagdanan ng Sweden. Ang multong hagdanan ng Sweden, ang istoryang ito ay nagmula sa dalawang estudyante ng bansang Sweden. Ang mga estudyante nito ay nagka-hiking. Sila ay sina Excel at Heisik. Parehong naglakbay, naglakad ng ilang kilometro sa kagubatan. At bigla nilang napansin na mayroon palang hagdanan sa liblib na lugar na iyon. At silang dalawa ay parehong nag-isip kung bakit pala mayroong hagdanan doon sa gitna ng kagubatan. Dahil nga sila ay ang mga kabataan at malalakas ang loob. At isa pa, dahil nga sa pagtataka kung anong meron sa itaas, ay sinimula na nilang akyatin ang naturang hagdanan. At sandaling narating ang itaas ng hagdanan, ang dalawang kabataan ay nakarinig ng malakas na sigaw na nakakatakot ang boses. At sa kanilang sobrang takot, napatakbo silang pababa sa hagdanan at papalayo sa lugar na iyon. At nang makalayo sila, tsaka lang sila huminto dahil sa sobrang pagod at nasa malayo na sila. At doon, naramdaman ni Heisek na may humawak sa balikat niya at pakiramdam niya ito ay malamig na kamay. Ang buong akala niya
ay si Excel. Pero nang lingunin niya, nakita niya na si Excel ay sobrang layo ang distansya sa kanya. Kaya naisip niya, hindi si Excel ang humawak sa kanya. Pero, hindi niya rin alam kung sino talaga yun. At para kay Isaac, ang karanasang iyon ay hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Misteryosong hagdan ng Pilipinas. Sa kagubatan ng Pilipinas, may isang ranger na nagngangalang Toreng. Ito ay naglakbay sa kagubatan dito sa Pilipinas, tumulong sa paghahanap ng mga nawawalang mga turista na mga nawala sa kagubatan habang nag-i-explore. At sa kanyang paghahanap sa kagubatan, natagpuan niya ang dalawang abandonadong hagdan sa gitna ng kahuyan. At ayon sa kanya, ang mga hagdan ay gawa sa mga bato at tiyak siyang ang hagdan ay napakatibay. Kaya't inakyat niya ang isang hagdanan na umaasa na makikita niya ang malawak na tanawin sa kagubatan mula sa itaas ng hagdan at umaasang makikita niya ang kanyang hinahanap. At habang inaakyat niya ang hagdanan, ay meron na lang biglang lumabas na isang agresibong aso mula sa puno at lumapit sa paanan ng hagdanan at nagsimula na ang asong galit na nakabantay sa kanya sa ibaba ng hagdan. Ilang oras bago pa ito tuluyang umalis. Tsaka naman nakababa si Torin mula sa itaas ng hagdanan. Tsaka lamang siya nakabalik sa kanyang mga kagrupong mga ranger. Subalit sa kanyang pagdating, nagulat siya nang sinabi sa kanya na hindi na siya empleyado sa kanilang kumpanya. Nagpaliwanag si Torin sa kanyang mga kasamahan na nasa kagubatan lang siya ng mga ilang oras. Pero sinabi ng namumuno sa kanila na 5 taon na siyang hindi nakikita. Laking gulat at pagtataka niya na sa ilang oras niyang pagkawala ay katumbas na ng 5 taon na pala siyang pinaghahanap ng kanyang mga kasamahan. Malinaw na napakaraming teorya o tungkol sa mga hagdanan sa kagubatan kung bakit bigla na lang ang mga ito ay nandoon kung saan man. Subalit, wala pa rin malinaw na paliwanag kung bakit ito ay nandoon. Sinasabi ng iba na ang mga hagdan na sa gitna ng kagubatan ay itinayo ng mga matatandang tao na ninirahan sa lugar na iyon. Subalit, hindi kumbinsido ang iba sa mga ganitong paliwanag. Isang sikat na teorya, sinasabing marahil ito ay daanan papunta sa isang dimensyon. Sa mga nakalipas na taon, marami ang naisulat konklusyon at mga siyentipikong ebidensya na nagtuturo sa posibilidad ng mga alternatibong realidad. Ang hagdanan ay maaaring ang portal o lagusan
patungo doon. At ang daigdig na ating tinitirahan ay hindi nag-iisa. Subalit, kung ano man ang katotohanan dito, ay siyang ating paniniwalaan. At ito po ay totoong nangyari at hindi gawa-gawa lamang. Iilan-ilan lang ang mga nakakuhan upang litratuhan ang mga hagdanan na natagpuan sa mga kakahuyan at kagubatan. Kaya't dyan, ginagawa itong mas misteryosong istorya. At kung sino man ang nakakatagpo na nag-iisa sa naturang hagdanan sa gitna ng kagubatan, at kung muli nila itong balikan upang tingnan, ay hindi na nila ito muling nakikita. Na para bang binigyan lang sila ng isang pagkakataon na makatagpo ito bago ito tuluyang maglaho. Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-a-upload ako ng isa o dalawang video sa isang linggo. At kung meron kang gustong ipasaliksik o kaya ipakwento, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!